May Miss Alvin Sabularise from Manila, and nagpapasalamat ako kay Dr. Noel Laksamana for operation sa PRK surgery ko last week. And this is my 7th day after the surgery. Ang masasabi ko, very clear yung nakikita ko. Kahit medyo may blurred siya, pero I know this is a part of the recovery pa nung operation namin. Then I just want to say thank you din dun sa niece niya, na si Shao Laksamana, for sponsoring me to go here and helping me na i-guide din ako na pagpa-surgery for PRK. Then nagpapasalamat din ako sa mga nag-recommend sa akin kay Dr. Laksamana to have a PRK surgery also, na si Miss Regina Tantingco and si Attorney Larry Gadon. Attorney Larry, tignan mo, masabi ko lang sa'yo, hindi ako bobo before dahil nagpa-LASIK na ako. Thank you! Hello! Good afternoon! Salvador M. Royales. Ako po ay scriptwriter, drama director, drama talent. Sa pag-i-script ko, ay nararamdaman ko na medyo yung right part ng eye ko ay lumalabo na. Ang buong akala ko dahil meron lang tumubong pagita. So I was advised ng idol ko nga, si Doc Laksamana, na pumunta sa clinic niya. And then all of a sudden, na kita ng mga staff na ako pala ay may katarata. Sa right side ay medyo malaki-laki kaya lumalabong konti. Sa left side ay siguro mga 5 to 10% pa lang. Kaya lang advice ni Doc, direct, mabuti pa habang maliit pa, gawa na natin ang paraan. So I was scheduled for surgical operation ba yan, tawag doon, para mawala yung katarata ko sa dalawang mata. And very surprisingly, dahil within 10 to 15 minutes, ay natapos po yung procedure. Wala akong naramdaman na masakit, except na pag-uwi ko po ay sumakit ang ulo ko ng ilang oras yun, hanggang uminom ako ng pain reliever. The following day, wala na yung sakit ng ulo ko at pinabalik nga ako dito. So bumalik ako, at pagbalik ko, ang sabi ni Doc ay very good daw dahil maganda naman ang result ng check-up ko. I'd like to take this opportunity na pasalamatan ng sobra-sobra si Doc at ang kanyang mga staff, kasi ang mabait po ng mga tao dito. Kaya hindi ko makakalimutan yung experience kong ito. Actually, I regretted so much dahil noon pa ako sinabi na pumunta, pero hindi ako makapunta dahil po sa trabaho ko. And incidentally, nakarating ako dahil sa lockdown. Wala pong masyadong work. Kaya thank you God and thank you very much Doc Laksamana. Thank you po sa buong staff ng clinic ni Doc Laksamana. Be safe at God bless you all. Hello, good afternoon. Ako Teresa Nandibeneracion from Cabanatuan City. Yung experience ko rito kay Doc Laksamana is, kung i-rate ko siya, bibigyan ko siya ng 10 kasi all in all perfect. Maasikaso sila. And then, yung operation is, wala akong naramdaman. Parang humiga lang ako. Thank you! Okay, balik po tayo sa ating kapalatuntunan ng Radyo Klinika sa DWIZ. Siyempre, kasama po rin pa rin natin ang napakahusay na ophthalmology surgeon mula po sa International Eye Center sa 2nd floor po ng Robinson Star Mill, San Fernando, Pampanga. Wala po iba kundi si Dr. Noel Husay Laksamana. Hi, Doc! Hello po! Balik tayo sa... May mga ilang mga katanungan pa rito yung ating mga tagapakinig, no, tungkol sa kanila mga mata. Katulad dito, Doc, madalas na raw yung kanyang floaters. Ano po ba ang ibig sabihin kapag may nakikita raw siya lumulutang-lutang sa harap ng kanyang mata? Lahat tayo paminsan-minsan may na-experience na floaters, lalo na pag tumitingin tayo sa maliwanag. Tingin kayo sa alapaap na maliwanag o na clear bright sky, may makikita kayong mga nagpa-float-float na yan. Now, kapag po ang floater ay dumadami, it's increasing in terms of intensity and volume, then
dapat magtingin po kayo dahil maaring nagkakaroon kayo ng vitreous hemorrhage, nagkakadugo sa loob ng mata ninyo. Mm-mm. At ito po ay hindi maganda. Dapat ma-examine ka agad, malaman kung nangyayari ba yan. Ang isa pa maaaring mag-isanhin ng floater ay kapag nagkakaroon ng retinal tear, kapag may napupunit sa retina, at may makita kayong lutang-lutang na ganoon. Pagka nagkakaroon parang kumakaway-kaway na parang kortina, kadalasan niya po ay retinal detachment na. And that would warrant an emergency surgery, an urgent surgery. Oo. Kapag ba... So dapat po ma-examine. Oo. So kapag ganito na mayroon na silang mga nakikita sa harap ng kanilang mga mata, wag nang pagwawalang bahala. Yes, opo. Oo. Dahil baka mamaya nasisira na pala ang ating mata. Iba kasi akala nila, Doc, parang normal lang kasi pag umaga daw lang nila usually nakikita. Yeah, sometimes man kung hindi naman dumadami, if it's increasing in terms of intensity and volume, then pa-check na. Pero kung stable naman, hindi nagbabago, okay lang. Mm-mm. Okay. Paano naman daw kung may parang nakaharang lagi na parang muta sa mata? Nagpapatak daw kasi siya ng, nagpapatak daw siya ng eye drops para sa kanyang namamagang macula. May mga pagkakataon daw na parang may nakaharang daw dun sa kanyang mata. Kapag namamaga po yung macula, ang feeling niyan ay parang merong, kung yan ay donut, yung gitna ng donut, yung nagkakaroon parang blanco o malabo. Oh, okay. So, nagpapatak ng, kadalasan pinapatak yan para mabuwas yung pamagaan ng macula, yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs like mga pilar, mga kanyan, mga NSAID ang tawag namin dyan. Mm-hmm. At yan po ay maaaring yun ang maaaring manifestation ng macular edema na tinatawag. Parang may nakaharang sa gitna ng mata. Ah, okay. Pero parang muta raw ang kanyang nakikita. May na ma-check. Kasi kung muta yan, nagpagalaw-galaw, baka lang po dahil nagkakaroon ng dryness yung mata. Ah, okay. Pero pwede rin ba na minsan may mga parang remnants o mga naiiwan yung mula dun sa mga eye drops? Pwede rin ba yun, Doc? Maari naman. Pero kung yan po eye drops, kadalasan naman yung mga preparation ngayon ay ano na yun. Very good na yung solution. Oo. At madalang na yung nagkakaroon ng mga yung mga solid particles na hindi tunog. Oo. Okay. Maari may kakibat na conjunctivitis, muta-muta doon, nagkakaroon ng tinatawag na allergic reaction. Mm-hmm. So, nagkakamuta. Alam mo, malalaman mo kapag ang tao ay may allergic type ng muta. Yan ay very clear at kumahaba parang string pag ginan mo. Mm-hmm. Usually allergies yun. Ah, kailangan kapag yan naman may nakukuha ka. Oo. Kapag yan naman ay yellowish or greenish, kadalasan yun ay bacterial. Bacterial type ng muta, ng infection. So yun, infectious yun. Pag ganda na may nararamdaman sila na parang something na nakaharang nga doon sa mata nila, kailangan ba hilamusan nila yan, Doc? Maaari, kung may dumi doon, hindi try yung ilamusan. Pag hindi natatanggal at it's persistent, have your eyes examined. That's the best. Oo, okay. Ito naman, Doc, ang pag-usapan natin ay yung tungkol sa uveitis. Ano ba ang uveitis, Doc? Bakit nagkakaroon tayo niya? Nagkakaroon ng isang tao? Yung pong uveitis ay ang pamamagaan ng tinatawag ng vascular coat of the eye. The vascular coat of the eye, kasi tatlong coat yung eye. Mm-mm. Yung panglabas is called the protective coat, which is composed of the cornea and the sclera. Mm-mm. Then you have the vascular coat, which is composed of the ciliary body, Mm-mm. the choroid, and the iris. Yes. Then you have the sensory coat, which is the retina. Mm-mm. So tatlong coats yan. Ito. So yung coat na namamaga pag may uveitis is the vascular coat. Mm-mm. So yung iris, ciliary body, and the choroid. Yung po namamaga. Bakit nangyayari yun, Doc, yung pamamaga? Maraming causes yung pamamaga niya. Maaring it could be an autoimmune reaction, it could be due to infection, it could be due to trauma, maaari din po. So, marami kami nakikita ng uveitis na spontaneous na nangyayari. Sabi nila, maaring it's an autoimmune reaction. Mm-mm. So, if there are inflammatory processes occurring within the face or in the head, sometimes kakaroon po ng
nagkakaroon din po ng kumbaga. It can also happen. So ano ang dapat gawin, no? Kapag ganyan na may pamamaga pala yung nagkakaroon ng uveitis. Ang taong nagkakaroon po ng uveitis at yung mga symptoms, namumula yung mata, lumalabo, at nagkakaroon ng photophobia, yung takot tumingin sa liwanag. Oo. So have your eyes examined ASAP, immediately. Mm-hmm. Kasi hours count pag ganyan. Every minute counts kapag ang tao ay may namamagang. So the earlier you initiate your anti-inflammatory and your drugs, may papatak niya na pupillary dilator, so atropine para umaiwas yung pagkakadikit-dikit ng mata doon. Hmm? Kasi when that happens, nagkakaroon ng inflammatory reaction, parang nagkakaroon ng mga nana sa loob ng mata. At minsan, dahil doon, naging dahilan ng pagkakadikit-dikit ng iris sa lens at saka sa cornea, which can lead to other complications like secondary glaucoma and the anterior and posterior adhesions. So maraming complications na maaaring mangyari. Yung bang glaucoma at katarata pwede rin mauwi sa uveitis, no? Maaaring maging sanhi ng, maaaring magkaroon ng secondary cataract, ang tawag natin complex cataract. O complication ng uveitis. At saka glaucoma, the answer is yes, pwede. Ah, okay. And uveitis can cause blindness, ah. Oh, no. Oo. Mm-mm. At saka parehong mata ang pwedeng maapektuhan yan, hindi isa lang. Most ng nakikita ko naman, fortunately, unilateral. But it also can occur in both eyes at the same time. Pwede rin, it's a possibility. Oo. But most of the time, it's unilateral. Oo. Okay, ito nga ang tanong nung isa nating tagapakinig, no? Do, kaya natin diniscuss itong uveitis. Kasi nakakaramdam daw siya madalas ng pananakit ng ulo, tapos namumula yung mata niya. Nalalabo rin daw yung kanyang paningin at yun, hindi nga raw siya makatingin na mabuti kapag maliwanag. Eh, ano po ba ang pwede raw na solusyon dito? At makakabulag daw ba itong uveitis? Yun yung tanong nga. Oh, yes. Paatras natin sagutin. The answer is yes, nakakabulag yan. Ano yung solution? Have your eyes examined. And the doctor will initiate giving anti-inflammatory, usually in the form of topical steroids, pupillary dilators in the form of isoflurane or atropine. Mm-hmm. And sometimes, depende kung merong infectious component, maaaring bigyan ng antimicrobials then, the drops. And in extreme cases, sometimes binibigyan na rin ng oral steroids. Mm-mm. Okay. At close monitoring, binabantayan po ang buti yan. Oo. Ito naman, meron daw siyang ankylosing spondylitis. Isang uri ito ng arthritis, mm-hmm. di ba, Doc? Maaari ba raw, totoo ba yung balita sa akin o aking kapitbahay na pwedeng maging dahilan din daw yan ng uveitis o eye inflammation? Oo. It's possible kasi, again, yung tinatawag na autoimmune factor can mm-hmm. cause an inflammatory response doon. The answer is yes, pwede po. Mm-hmm. Okay. Ito pa, Doc, nagka-tuberculosis naman daw siya. Yes, ngayon, TB. Nararamdaman daw niya unti-unti na parang may pagbabago doon sa kanyang paningin. So pwede rin na uveitis ba ito, Doc? Sa tuberculosis, the most common cause ng panlalabo ng paningin, if it's pulmonary tuberculosis or tuberculosis somewhere else, mm-hmm. na nag-undergo ng treatment is the pag-take po nung kwan, mga gamot sa TB. Ah, okay. So, meron pong gamot na maaari maging mag-cause ng tinatawag na optic neuritis or chemical neuritis sa TB. Oo, yung mga rifampicin. So, yung pong gamot, it's not rifampicin. So, yan po ay binibigyan ng pagkagano, sabihin niyo po kaagad sa inyong doktor na mm-mm. parang lumalabo po yung paningin ko eh. Mm-mm. So, i-adjust po yung pan, i-adjust po yung gamot ninyo sa baga. Okay. So, pag na huli na maaga yan, mas mabilis makarecover. Now, may chance mo mag-recover yung paningin ng yung karoon po ng tinatawag na toxic neuritis. Mm-mm. Amari po naman. Mm-mm. Okay. Maaga pong kwan. Maagang early identification, early intervention na po. Mm-mm. Okay. So, oo.
Ito naman, sabi, para daw merong mga white dots. Totoo ba yun? Nakikita ba nila yun? Yung mga white dots na yan? O nakikita, nasisilip lang yan ng doktor? Kasi narinig din daw niya yung may white dot syndrome kapag meron daw uveitis. Yung white dot na yun, parang mga precipitates na nagdi-deposit sa cornea. Oo. O parang mga na or inflammatory reaction na dumidikit doon. Nakikita yun that, sa ano, sa naked eye? Nakikita sa slit lamp. Sa slit lamp. Ah, okay. Ano yun, Doc? Ibig sabihin, masama na yung uveitis niya kapag may ganon? Yeah, ibig sabihin nun? Pagka nagkakaroon ng ano ng mga dots na ganun eh, hindi ho dapat baliwalain, dapat Okay. So, Doc, kapag ba lalagay sila ng pamatak para sa kanilang uveitis, ito ba ay panghabang buhay na? Hindi naman po. Kapag na ano na eh. Oo. Pagka na assist na control na, hindi na. Oo. Okay. Kapag daw ba may uveitis, Doc, pwede rin operahan pa sa katarata? Yeah, marami kaming cases na naoperahan na ang sanhi ng pagkakaroon ng katarata ay uveitis. It's possible naman po. Ah, okay. So, the answer is yes. May pag-asa naman pala. Okay. Meron po. Oo. Eh, yung mga malabo ang mata nila, gusto nila na luminaw, pwede ba sila mag-undergo ng LASIK surgery kahit na may mga uveitis o inflammation yung kanilang mga mata? It depends on the damage that they sustained from the inflammatory reaction. Mm-mm. But then again, it's not an absolute contraindication naman. Kapag controlled na yan at saka quiet na yung eye, at pwede naman. So, ginagawa. Otherwise, hindi naman po inaano. Okay. Yung mga nagkakasoriasis daw ba, pwede rin maapekto ang kanilang mata, Doc? The answer is yes. Maaari po. Okay. Again, kasi immune reaction din yan eh. So anything na that would trigger inflammatory reaction sa katawan, maaari po. Okay. Ito naman, Doc, ano raw ba ang keratitis? Keratitis is the inflammation of the cornea. Namamaga yung cornea. Maaring dahil sa virus yan, like herpes simplex or herpes zoster, o maaring infection due to bacteria or maaring fungal infection. Yung word na itis is derived from the Latin word na basta nagkaroon ng itis, may pamamaga. Kunyari, appendix. Uh-oh. Appendix inflammation. Appendix. Appendicitis na mamaga yun. So, pagka tinatawag na uveitis, yung uveal tract na mamaga. Yung keratitis, that's the cornea, pamamaga ng cornea. Okay, anything na may pamamaga sa mata, dapat talaga pinapakonsulta po yan sa doktor. Oo. Ikaw ba, Doc, open na ang clinic mo, no? Ayan naman, open po kami. Every day? We are open. Yes, we are open. So, may pit lang sa baba. They make sure that you are wearing mask at saka naka-face shield. Although, I think, yun nga, yung reaction ko dyan, over yung full face shield. Kung ako mask na pwede, siguro kahit eye protector na lang, okay na. That's my personal opinion. Kasi sometimes yung full face shield masyadong yung paghinga. Oo nga. Nakamask ka na. Pero basta naman nakamask, no? Tapos yung iba nagga-goggles pa nga. Lalo na yung mga pasyente mo, no, Doc, na pagsagawa ng operasyon, nakagoggles naman sila. So they are protected naman, no? Eh, kaya lang yun nga, yung mall kasi, yun yung patakaran nila eh. Yun po yata yung mandato ng local government. Oo. So, wala tayong magawa. Nasa loob po kasi ng Robinson Star Mill sa San Fernando, Pampanga, International Eye Center. So kung pupunta po saka, kayo doon, dapat naka-face shield nga kayo. We follow social distancing. Pero Doc, yung bang mga pasyente dapat nagpapa-appointment muna before pumunta sa iyo dyan? Mas maganda kung meron po. Mas maganda po magpa... It would be better kung magpapa-appointment sila because there are times na nagkaroon ako ng emergency or there are affairs I have to attend to. If you would text or call the day before na pumunta kayo dito para ma-assure na nandito lang ako sa clinic. At saan sila magte-text, Doc?
sa 0920-909-9937 or pwede doon sa aking messenger, Noel Lacsamana, Lacsmana po. Mm-mm. At ito yung profile ko. May kahawak kamay na dalawang madre, si Dr. Opo, Noel. Very happy. Parang yung isang profile picture mo, naka-red ka, tapos sa sumunod, naka-white ka naman talaga. Pero sila pa rin, the same sisters pa rin. Same. Mm. On a different date. Same sila. Okay. These are mga monghas to sa Carmelite. Ah, monghas sila? Oo. Talaga palang you feel blessed kapag kasama mo sila, Doc. Kasi humihinga ng tulong, nagdagdag sa dasal. Tapos ito, may mga nagtatanong pa doon sa promo mo sa LASIK surgery. Ongoing pa rin ba yun, Doc? Yeah. Yung mga nagpupulis o mga pumapasok sa military na hindi matanggap dahil taas ang grado. Laser eye correction is 50% off po. Yung high-end namin na dating 130,000, 75K lang. Yung regular namin dati na 75K, 35K lang po. That's for LASIK, yung laser po. Kasi nagrado ng mata. Okay. Pero kung gusto nyo naman po ng other forms of operation, katarata, glaucoma, at saka po yung phaco emulsification, IOL, pwede rin po lahat yan dyan po sa inyong International Eye Center. Pati yung diagnostics, no? Sa inyo na rin, Doc. Hindi na sila lalabas. Opo. At bago naman operahin yung pasyente, yung clearance na ginagawa, the doctor here. That's yung internist, may kasama kaming doktor sa katawan, siya na po sine-check up po. Bago po mag-undergo ng surgery. And most of the surgeries that we do naman dito is under topical anesthesia. So gising po yung pasyente, yung anesthesia pinapatak lang. So low surgical risk as far as the heart and lungs are concerned. Ayan pa nga ang tinatanong nila, pwede rin bang gamitin yung PhilHealth kapag sila po ay magpapasurgery? Yes po. Kung kay senior, kay member ng PhilHealth, in-honor po yung PhilHealth. Among the natawag naming medical insurance na PhilHealth po yung in-honor namin. Ayan, oo. So yan, basta't dali nyo lang din po yung inyong PhilHealth, no, para maibigay po yung number. Tatulungan naman po kayo ni Dr. Well kung ano man po yung inyong mga problema sa inyong mata. Tapos ang tanong pa nga nila ay anong oras daw pwede na magpa-check up daw sa inyo, Doc? Ang clinic times po naman usually nag-start ng 10 to 2 p.m. Monday to Saturday. Mas maganda kung mag-appoint kayo at least the day before para alam, sigurado nandito ako. Kasi nagkaka-emergency din tayo. Ayan. Magpa-schedule po kayo at pwede kayo mag-message muna dito po sa Facebook page po ni Dr. Noel Husay Lacsamana. Ayan. Ang kanyang profile pic po, may kahawak kamay na dalawang madre. Dr. Noel Husay Lacsamana sa IEC International Eye Center. Doc, nako, thank you so much. Marami ka na naman natulungan ngayong araw na ito dito sa palatuntunan natin sa Radyo Klinika. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Take care. Yes, Doc. Salamat at kasama ko dito si Carlo. Of course, hi, salamat Carlo. Din kila Ate Wayne, kila Ate Gemma, sila Ate Xiao, sila Ate Joanne, and Ate Melay. And of course, si Alex and si Benji Bayani. Happy viewing sa inyo lahat dyan at mabuhay kayo at God bless. At mag-ingat ka lagi, Doc, ha? Mahirap yan. Ikaw, laging exposed din. At alam mo of naman, course, ang COVID ay nandiyan pa rin sa ating paligid. Take care, Doc. Opo naman. Take care. Maraming salamat po. Okay. God bless po. Maraming salamat. Yan po si Dr. Noel Husay Lacsamana.